Sa Katambayan, may bibili na naman po sa ating sisiyo po. So, silang sir. Babae, huwag isa kalaki, tulo na yun, ha? Ayan yung Rhode Island Red at saka dalawang babae Katambayan. So, Dark, mahugan po. So, yan si sir. Dati nating customer. Sa quality yung bigay natin na mamano, sigurado tala, balikan tayo natin customer. Dikit bayad po natin. So, sir. Sir, okay na sir. Ang lalaki naman na ito. Mga pambihirang manok na ito. Ang katungkuhan, katungkuhan. Ah, nadali sir. Bumalik na naman po tayo sa manukan po ni Sir Arnold. Dito po sa Pulumulok. Javier. Javier. Austino. Ano yan sir? Canary site? Pulumulok na. Pulumulok na. So yan, ilalagay ko yung contact ni Sir sa mga gustong bumili po ng mga manok niya po. May available po tayo dito. O ganito po karami yung manok po ni Sir, mga Dickel Brown at saka Rhode Island Red. So yan, tinayin nyo naman ang dami po. Yung manok pala natin Sir, mga ilan to lahat dito Sir? 200 plus. 200 plus. Yan, Katambayan, ang dami po. Ang bilang po lahat Sir, no? Oo. Yan, sa mga gustong bumili ha, Pulumulok, South Cotabato. Pwedeng makapili po dito, may mga Bard Rock, Light Sussex, Dickel Brown, at saka Rhode Island Red. Ilang buwan lang ka tayo nag-alaga, sir? 5 months pa lang. 5 months pa lang. So, ito, sir, yung ating mga manok na dito. Ano to, sir? Na-produce mo o binili mo lang yung itlog? Binili ko, sir. So, yan. Ito na yung mga napisa, sir. Lahat ng ito ay available? Oo. Yan, mga ilang buwan to, sir? 3 months. 3 months. Yung sa kabila, sir? 2 months kapin. 2 months kapin. Yan, napakadami po. Ano pala yung mga breeders natin dito, sir? Pwede natin makita yung breeders mo, sir, na nangingitlog? Dito. So, nandito yung breeders niya, Katambayan. Yung mga, ano? Rhode Island Red, at saka Dickel Brown, sir, no? So, nandito din yung iba. Mga ilan lato dito, sir? 18 lat-lat. Ang babae? Ang lalaki natin? 5. 5. So, yan, napakadami po, Katambayan. So, sa mga bilabula, meron din tayo sisiyo dito, ha? Kung gusto, bibili nga tayo dito, Katambayan. Ito yung mga sisiyo niya, Katambayan, oh. Yan, mga napili po natin. Meron pa po dito mga week old. At saka, ito. Meron din po. Sa mga gustong bumili, meron available. Yan. Pero kung gusto niyo po talaga, mas maganda dito, sir, no? Vaccinated naman ito lahat, sir, no? Oo, vaccinated lahat. So, yan. Malalakas, malusog na po. Madaming babae dito, mga Dickel Brown, sa mga naghanap ng Dickel Brown. Light Sussex at saka Bard Rock. Kumplito dito. May antibacterial din po tayo sir, no? Oo. Pang dipensa sa sakit. Kumplito, kumplito. Dito yan, dito Katambayan. So, ilalagay ko lang yung contact ni Sir Arnold po. Kayo na po bahala kumontak sa kanya. Ito na po yung ating mga biniling sisiyo Katambayan, no? Yan, si Sir po, salamat po sa kanya. Sa kanyang mga alagang manok, napakayuti. Nag-umpisa naman po umulan, Katambayan. So, sakit na naman dito sa ulo. Baka may mangyaring masama na naman sa ating mga alaga o magkaroon po ng sipon. Gastos po yan. Laking gastos po natin. So, kanina, kumuha nga tayo ng mga bago nating kuprada. Yung mga sisiyo natin na nandito sa loob. So, nasa 60 po lahat yung ating kinuha po kanina na sisiyo. Yan, nasa 2 to 3 weeks old. Malalaki na po, walang sakit. Bago po natin kinuha po doon, ay chinek po natin yung mga ilong ng ating mga alaga. Kung may sipon o wala, pinipisil po natin yan. Kasi lalabas yung sipon pag napisil po na may sipon yung ating manok. Na-check po natin yan. Hindi po tayo kukuha po ng mga sisiyo po na may sakit. At yan, pinag rest muna natin sila ng isang oras. At lagay po talaga tayo ng Intenso Plus po dahil yung ating manok po hindi may iwasan na may stress po yan sa biyahe. Kaya tamang-tama po yung ating Intenso Plus electrolytes na makainom po sila. At may risk nga lang ang pagbili po ng ano na maganito kalaki ng mga manok. Kasi hindi po natin alam yung hindi po natin mabigay lahat o hindi natin alagaan ng sakto, maaari po sila magkasipon, magkasakit, at yung ating investment po na buy and sell na sisiyo, maaari pong malugi tayo. Kaya para sigurado po na hindi po sila magkakasakit, pagkatapos natin ang painom ng Intenso Plus electrolytes,
siguruin po natin na sa susunod na mga araw bago kukunin 2 to 3 days ay mabigyan po natin ng antibacterial para na magsporte. Yan po sila, nagugutom yung isaw na ano, na-stress po yan sa biyahe. Pa-pikit-pikit. So yung ating gagawin ngayon, sigurado gutom na ito. Ibibigay po tayo ng pagkain. Feeds din po yung ating papakain sa kanila katambayan kasi para maging malusog yung ating mga alaga. Yan, kumakain na po sila. Yan yung mga galaw po na talagang masisigurado po natin na malakas po sila, walang sakit. Ano, ang lalakas nilang kumain. Yung iba, busog pa nga, galing po sa biyahe. At hindi lang po yan yung kinuha po natin. Ito po yung mga malalaki nating katambayan. Tingnan nyo po. Yan, ang lakas nilang kumain po. Kung napapansin nyo na meron tayong ilaw, 100 watts po yan. Kahit malalaki na po yung ating mga alaga, sinisigurado po natin na kumbaga hindi po sila malalamigan, lalo na po na yung ating mga manok, mga sisiw po ay meron na pong customer, prospect buyer. So sisiguraduhin natin na bago nila kunin, talagang walang sakit. Itong mga ganito kalaki ay nabubuhay na po ito, kayang-kaya na po mabuhay kahit walang ilaw. Ayan, kung nakikita niyo po, talagang ilagyan po natin yung ilaw para sigurado po na sa paggabi ay hindi po sila malalamigan o walang chance po na magkasakit po sila dahil meron tayong kunting init na ibibigay po sa kanila. Lalakas lang po malaki, nasa 65 po sila lahat dito. Malalaki na po talaga. So masasabi po natin na talagang good na good. Yung iba nga, umabot na ito ng 1 kilo siguro. Ang ilaw po natin 24/7 po yan hanggang sa makuha po o ma-deliver po natin ito. Ganun po ako mag-alaga po ng manok. Ganun po tayo mag-produce ng manok. Sinisigurado po natin na quality. Hindi tayo magbibigay ng may sakit. Kasi isa po sa pinakamagandang gawin sa pag-alaga, pag-negosyo ng ganito ay quality over quantity. Para sa ganun ay balik-balikan po tayo, magkaroon po tayo ng repeat buyer. Last time nga, o kanina, kahapon, nabalikan po tayo ng ating buyer kasi alam naman nila na yung binigay po natin ng mga manok, nasisiyo, yung mga malalaki, ay quality. Walang sakit. Malalakas nila. So, kayang-kayang kumain ito ng 1 kilo, kanapakain. So, pag ganito na kalaki, nagpapakain po tayo. Morning, hapon at saka gabi, nag-iwan po tayo ng pagkain kasi nakasinlima kasi yung ilaw. Hindi po natin hayaan na magutuman po sila kasi pag nagutuman yung ating manok ay maaari po nilang magtukaan po sila, ay masugat, at yung masugatan ay kakainin po nila o magiging kanibilisin po sila. Kaya pwede na naman natin patayin yung ilaw. Kaso nga lang kasi hindi natin alam, meron tayo dito tayo sa kumbaga, may mga halaman tayo dito, may mga lamok. So, maaari po sila kagatin. Magkasakit po sila. So, may ilaw tayo. At kung maglalagay tayo ng ilaw, sisigurin po natin na maglalagay tayo ng tubig at saka pagkain. Para sigurado na yung ating manok kondisyon na kondisyon. Baka sa sunod na linggo ay ano ito, mabenta na po natin ito. Ayun na, risky ang ganitong business din po, yung pag-buy and sell. Ay, hindi natin alam. May mga time talaga na minsan magkataon na mabutasan ng yung kalakulungan, kainin ng itaga. So, malaking kawalan po pag napatayan tayo. Sa kalusugan naman nila, kaya-kaya po natin na solusyonan yung mga ganito. Kaya-kaya po natin na ma-maintain yung kalusugan. Basta ano lang, hindi po tayo magtitipid sa kanilang pagkain, sa kanilang antibacterial, vitamins. Yan lang po yung atin. So yan, nag-upisa ng umulan talaga. So, tamang-tama yung ating ginawa na binakuran po natin. Talaga hindi po basa-basa manalamigan. Kalaban ng manok, sisiw, lamig. Ito, nasa 50 watts. Ang gagawin natin dito, dadagdagan pa po natin ng 50 watts. O kumbaga, palitan natin
para maging 100 watts kasi madami sila. Paniguro lang po, mas maganda na yung mainit kaysa malamig. Kung malamig yan na sila, mainitan na sobra, dito man yan sila sa gilid, yung open space. Yan, bago tayo alis mamaya, yung ating mga manok, yung asisir po natin, yung pagkainan nila, pupunuin po natin yung pagkain para hindi mo magutom. Yung mga manok tayo dito nanghihina, o dahil po yan sa stress, hindi po yan sa sakit. Biyahe tayo kanina, mga almost 1 hour, kinuha natin ito sa ating kaibigan, bumili po tayo. O 20-20 lang kada ulo nito, yung patong natin. So at least meron tayong kunting pagkakitaan dito. Kumbaga kahit pa paano may pambili tayo ng feeds, vitamins, at saka kunting ano din po extra sa ating bulsa. Nalito naman yung pagmamanok. Diskarte-diskarte kung may pagkakataon na kumita ng kahit konti, i-grab po natin. Kahit dito 20 pesos lang yung ating ano dito, kita. Yun po. Malapit na maubos ang kanilang ano, electrolytes. Bukas mag-start na rin po tayo magbigay ng ano, antibacterial para ma-sporty po natin. Yan na po ngayong araw mga katambayan. At sa mga nanood po na ng aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na rin po tayo doon. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!